Good morning mga neighbor, nandito tayo sa Crib by Studio Manila. So today, kakaibang prenup yung gagawin natin. No? So since pandemic, maraming mga restriction pa rin. Yung client natin, yung couple, naghanap sila ng venue. So ito yung napili nila kasi affordable naman yung place. Tsaka maganda, tsaka safe. Ang kaibahan lang ng prenup natin ngayon, gagamit tayo ng mga studio lights. And sa indoor tayo mag-shoot. Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng 3 tips kung halimbawa magkakaroon kayo ng opportunity na magka-shoot sa studio. Tip number 1, mag-create kayo ng mood board, no? Kung wala na-prepare na mood board yung client niyo or couple, mag-create kayo. Ang advantage kapag may mood board, no, mas mapapabilis yung workflow sa studio. At the same time, alam mo yung hindi ka nakakapa kung anong pose yung papagawa mo, ano yung outfit na isusuot nila. Kumbaga parang meron ng order. Thankful lang kasi yung couple, nag-provide sila ng mood board. So, mas mabilis yung pagdidirect natin, hindi ka na mahihirapan. Tip number 2, kailangan alam natin kung ano yung modifier at saka yung equipment na gagamitin natin. No? So for this kind of shoot, gumagamit lang tayo ng 2 light lang. So isang main, isang kill. Mas maganda kapag mas malaki yung modifier mo. The bigger, the better. Mas soft yung ilaw, mas maganda yung dating. Tapos yung pwesto niya is 45 degrees above yung subject and 45 degrees angle ng subject. Tip number 3, camera settings natin. No? Ang pinaka-basic na pwede niyong gawin is ISO 100 or pinaka-mababa. No? Pero wag naman yung isagad kasi yung Sony meron siyang tip. Try nyo lang hanggang 100 lang. Tapos, ang next is aperture. Aperture, start nyo ng F8 pataas. So dito, pag studio shoot, hindi nyo masyadong magagamit yung mga fast lens nyo. Like 50mm na 1.2, 1.4, 1.8. So hindi nyo siya mamamaximize sa studio kapag hindi pa kayo masyadong marunong at at the same time hindi kayo gagamit ng tip. Kahit ordinary lens lang na F4 pataas, okay na yun. And last is shutter speed. So yung shutter speed natin, pwede kayo mag-start ng 1-5 hanggang pataas. Pero depende rin yun sa 6 speed. No? Depende yun sa 6 speed ng camera nyo. Above 2:15, medyo may makikita na kayong black na line sa baba. So yun muna yung paglaruan nyo. And then yung the rest, matututunan nyo siya along the way kapag madalas na kayo nag-shoot ng studio. Natin for today. By the way, kung naghahanap kayo na good location for your next studio shoot or kahit anong event, pwede nyo i-recommend sa mga future client or client yung naghahanap ng venue. So dito sa Bacoor, merong tayong tinatawag na Crib by Studio Manila. So maganda yung location, may parking, saka the best yung wifi nila. No? Makikita mong benta ka siya, ganito siya kabilis. No? Pwede kayong mag-live streaming dito, pwede nyo bentahan yung buong studio. So meron silang tatlong studio, 1, 2, 3, pwede nyo rin siyang exclusive. At the same time, okay yung mga tao nila, no? So very accommodating. Ito nga pala yung nag-shoot sa atin ngayon. Yeah. Rock and roll guys! Pag kailangan nyo ng reliable na shooter, huwag nyong kalimutan si Bon. Taga Cavite siya, pero kahit saan pwede siya mag-shoot. Solid guys!